Yan, lumabas na yung portal. Tapos kung maglagay kayo ng internet dito para malagyan na ng internet ang ating PC Wi-Fi, dito nyo ilagay yung LAN cable papunta sa internet provider. Yan, dito sa Orange Pi 1. Hello, magandang tanghali. Kumusta na kayo mga minamahal nating viewers? Pasensya na kayo, ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit kasi gawa ng sobrang busy po tayo sa ating trabaho. Bali ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-assemble ng PC Wi-Fi step by step. Okay, simulan na natin. Okay, una kailangan may power supply, coin slot, dopant wire, module, Orange Pi 1 cord, Orange Pi 1 board, USB to LAN, card reader. Pag bumili kayo ng card reader, dapat class 10, 16 gig. Tapos, ito, lead frame. Kailangan, kung maglagay kayo ng ilaw, ito, lead frame, para kitang-kita kapag gabi. Tapos, ito yung kasama sa queen slot. Pag bumili kayo ng queen slot, kasama na ito. Ganito lang. Itong queen slot may apat na label dito. DC 12 volts, queen, ground at saka counter. Yan, dapat itong nakikita nyo dito sa may dalawang pin dito. Yan, dapat itong dalawa dapat na nasa itaas ito. Itong wire dito nyo ipasok. Dapat hindi magkabaliktad. Papa, hindi naman siya papasok kapag baliktad. Papa. Tapos ito namang dalawang wire, black at saka red. Dito naman sa ating lead frame. Pasok nyo lang ng ganyan. Yan. Dito sa ating queen slot, wala naman tayong counter sa ating PC Wi-Fi. Puputulin na lang natin itong gray na wire. Tuloy natin ito. Yan, naputol na. Tatlo na lang na wire ang natitira. Yan, putulin natin to. Yan, nakita nyo, tatlong wire na lang ang natitira. Ito, itong white na wire, papunta to sa ating board. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung saan ko to i-connect. Itong white wire. Itong dalawang wire, red at saka black, papunta naman ito sa ating module, 12 volts 5 volts. Yan, may label naman dito, makikita nyo dito na portion 12 volts, tapos dito naman sa kabila 5 volts, kasi itong board natin kailangan niya ma-power on gamit ang 5 volts. Kasi 5 volts lang po itong board natin, Orange Pi 1. Itong white wire, itabi muna natin. Mamaya ipakita ko sa inyo saan to i-connect itong white wire. Ito muna ang gagamitin natin. Nagamit tayo ng scissor. Yan.
Pagkatapos, dito natin ipasok sa 12 volts ng ating module. Nakikita nyo dito, may nakalagay naman dito, positive at saka negative. Yan, positive at saka negative. Itong red na wire, dito natin ipasok sa positive. Dapat hindi magkabaliktad para hindi masira. Tamang higpit lang. Iyan. Tapos ito namang black wire dito naman sa negative. Katabi lang ng positive. Iyan. Tandaan nyo dito 12 volts. Tapos dito naman sa kabila 5 volts. Kasi itong board natin 5 volts lang ang kailangan nito para ma-power on itong Orange Pi 1 natin. Gagamit tayo ng Orange Pi 1 na cord para ma-power on na ang ating Orange Pi 1. Pag bumili kayo nito na itong Orange Pi 1 kasama na itong maliit na cord, dito nyo lang ipasok sa module. Tapos sa dulo naman nito papunta naman sa ating Orange Pi 1. Yan. Itong white wire papunta ito sa ating Orange Pi 1 at dito na papasok ang dopant wire. Tandaan lang para hindi maputol. Yan. Lagyan natin ng heat shrink. Gamit tayo ng lighter. Ayan, matibay na yan. Dito natin ipasok sa pin 3 itong white wire galing sa ating queen slot. Dito natin ipasok sa pin 3. May arrow naman dito. Dito kayo magsimula magbilang 1. Pakita ko sa inyo. Dito. 1. Yan, para malaman ninyo. 1, 2, 3. Yan. Katabi lang ng 1. Dito ninyo ipasok. Pin 3. Yan. Itong joystick connector dito naman natin ipasok sa baba ng queen slot. Yan. Ang purpose nito, siya yung magkukontrol ng barya. Kapag hindi pa na pindot yung insert coin, kahit anong hulog, hindi siya kakain ng barya. Dito ninyo ipasok. Isa lang ang gagamitin natin dito. Kung hindi gagana itong black na wire, itong red wire ang gagamitin natin. Kahit saan dito, gagana ito. Isa lang na wire ang gagamitin natin. Tapos dudugtungan natin ng dopant wire. Papunta naman ito sa ating board, Orange Pi 1. Para madugtong natin, ganun pa rin. Tapos gamitan natin ng heat shrink para matibay. Matibay na yan. Tapos dito naman, dito natin ipasok sa pin 5.
katabi lang ng pintri. Ang pagbilang nito, 1, 2, 3. Yan, pakita ko sa inyo. 1, 2, 3. Sa harap, 4, 5. Itong seat pin, dito natin ipasok sa pin 5. Katabi lang ng pin 3. Yan. Tapos ito namang yung USB tulan. Dito lang natin ipasok sa board. So, yan guys. Tapos itong SD card, itong SD card dito naman natin ipasok sa board para mapagana na natin ang ating board. Yan. Yan, nalagay na natin ang ating SD card. So, ganito lang. Basic na paraan lang para maka basic na wiring lang para sa para makabuo ng piece wifi. Yan, i-arrange natin para hindi kayo mahirapan para masundan nyo. Ito na. Ulitin natin para hindi kayo mahirapan na sundan itong basic na tutorial natin. Dito sa ating queen slot, itong dalawang wire, red at saka black, papunta sa ating module. Yan, dito. Sa positive at saka negative. Tapos ito namang dalawang wire, papunta naman ito sa ating lead frame. Bye-bye. Positive at saka negative din. Bye-bye. Tapos itong white wire papunta sa ating board sa pin 3. Tapos itong GST connector papunta naman sa ating board sa papunta sa pin 5, katabi lang ng pin 3. Yan. Tapos para ma-power on ang ating current supply 1, kailangan ng cord papunta sa ating module. Dito na portion, 12 volts, i-convert niya into 5 volts. Kasi itong current supply 1 natin, kailangan niya ng 5 volts para ma-power on. Tapos itong yan, USB tulan, kasi hindi tayo nakabilan dito naman sa board. Yan. So yun lang, yan, ito lang basic na paraan lang para makabuo ng piece wifi, basic na wiring. Yan, sana nasundan ninyo para mapower on na natin ang ating piece wifi. Kailangan na natin ng power supply, 12 volts, 5 ampere. Dito lang natin ipasok sa ating module para mapauna ang ating piece wifi. Sana na sundan nyo ang ating tutorial. Ginagamit natin dito na license, Adopaisop license. So ganito lang, sana nasundan ninyo. Okay, pa-power on na natin ang ating wifi. So ngayon na power on na natin. Yan, itong lead frame umiilaw na. Tapos itong board gumagana na. Tapos itong module, yan, gumagana. Pasensya na, magulo yung mga wire, magulo yung mga wiring. Sana na sundan ninyo ang ating tutorial. So ngayon subukan na natin kung gumagana ba ang ating ginawa. Open natin ang wifi. Yan, tapos dito tayo kukonek sa compass
Yan. Papa. Yan, kung hindi siya mag-redirect sa portal. Yan. Hindi siya mag-redirect sa portal, ang gagawin nyo, punta kayo sa Google Chrome. Tapos i-type nyo dito yung 10.0.0.1, tapos enter. So hanggang dito lang guys, kung sana may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon. Yan, kung nakikita nyo, napaka gulo ng mga wiring, pero sana may natutunan kayo. Hanggang dito lang aking video. Kung may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para pag may panibago akong in-upload na video ay ma-update agad kayo. Maraming salamat.